maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalubhasang doktor, si Dr. Sosie De Leon, at ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po! Hi, Amy! Hi, Sendo! Buti ang Bulacan, hindi pa nag-start ng ani. Nang palay. Palay. Baka may kasi kami nasa mataas na lugar kaya sagap ulan lang kami. Ang Pangasinan ba? Karamihan man ang Pangasinan, ano kasi Sendo? Yung majority October pa rin pero ngayon may nag-aani na. Pero ang problema, mababa ang presyo, 14 yung fresh. Yung dry nasa 17 pesos lang. Kaya mababa. Bakit? Bakit dapat protektahan ng mga magsasaka natin? Bakit bababa ng ganyan? Alam ko production ko sa 15 pesos pa. Magkano ba ang kasi doon? More or less nasa 15.50. So, okay. Yung fresh ito, no? Yung dry, umabot na almost 18 pesos na. So, dapat yung local ang bilihin talaga. Ang problema, ang dami imported at puwasok. And yung China nga... Imported ba naman? Oh, imported. Yung taripa ng outside ASEAN, binaba eh. No? So, ganun yung ba? China, yung landed dito, nasa 1,036 pesos lang. Ang puuna ng importer plus 100, sabihin natin 1,136. So, ang pasa nila sa trader, so 1,260, ganun. Siyempre, inaasahan ng mga trader, hindi sila bibili sa rice mill eh. Kung mas mura yung imported. Kaya yung mga kung sa palengke, kung nakikita natin, ang taas naman ang presyo. Diba? So, kumikita yung mga traders. Kasi ito, binanggit mong imported. Saan bansa tayo kadalasan nag-i-import ng bigas? Dati Vietnam tsaka up to now Vietnam tsaka Thailand. Pero ngayon inopen nila yung outside ASEAN, yung China, India, binaba yung taripa. So baka papasok din yun ng yun ang problema natin kung madagdagan yung pasok nito. Alam mo ko Sendo nung way back 1970s nung ako yung nag-aaral. Diyan sa De La Salle Arneta, ang daming mga Vietnamese, ang daming mga Thailander. Ngayon sila nagpo-produce ng bigas, tayo ang umaangkat, ganun ba? Bakit ganun? Nung pumunta ako sa Thailand ang sabi sa akin lang yung turista. Alam mo yung tourist guide sabi sa akin. Alam mo, mahal ko yung Pilipinas eh. Sabi ko, bakit naman? Tinuruan kami magtanim. Ngayon Tama. Kayo pa ang bumibili ng bigas namin. Yun. At sabi niya, talagang nagpapasalamat kami sa inyo. Kita mo, pupunta kayo rito sa Thailand, sabi niya. At binibisita niyo yung Thailand. Baliktad po, no? Yun yung Aming, noong unang panahon, Aming, hindi ka pa pinapanganak yung mga Thailander na yan, yung mga Vietnamese na yan. Nag-aaral ng agriculture yan sa either UP, nagsisimula si LSU noon, tsaka sa amin sa De La Salle Araneta. Ngayon, tayo ang umaangkat. Grabe. Ako,
Yan yung masakit na katotohanan. Gusto ko talaga malaman, ano po ba nangyari sa atin? Bakit tayo napag-iwanan pagdating po sa ganyan? Eh, no, tayo so, yung nagturo eh. Yung isla nga, yung, alam mo yung bangos? I-import natin sa Indonesia na yung fingerlings. Tinuruan natin yung Indonesia. Ngayon, tayo nag-import from Indonesia yung mga fingerlings. Parang nakikita ko dyan kasi, Sendo, parang mas madali kasi mag-import kaysa mag-ano tayo eh. Parang mag-produce. Parang ganun yung nakikita ng gobyerno natin. Pero parang, pero mali. Yun ang gusto ko sabihin, mali. Kasi kailangan natin mag-produce ng sarili nating pagkain. Paano pagka naubusan sila ng pagkain ang Vietnam at Thailand? Hindi sila magbebenta sa atin, magpuputom tayo. Yes, oo. Kaya yung sinasabi nila na maski sabi nila dati is kung magpapasok tayo ng pagkakat tayo ng bigas eh mababa yung presyo at makikinabang ang Pilipinas. Ngayon lumalabas ano eh. Kita mo yung mga imported rice hindi na mababa, di ba? Sa palengke, mas mataas pa nga yung imported rice, umaabot ng 50, 48, 50, ganun ang presyo. Mas mataas compared doon sa local production pa rin natin. Kasi no, ikaw sanay sa bigas. Ako'y kain lang, kumakain ako, hindi ko alam yung mga variety. Alin ba masarap, yung local o yung imported? Mm-hmm. O alin ang maligat, sabi nila maligat, yung maal sa kagad. Yung local pa rin. Yung local, yung 160, masarap yun. And ang ginagawa ng yung mga nag-import kasi, hinahaluan nila ng local para umalsa. Kasi medyo mas patikas yung ano yung bigas nila. So hindi puro yung binibenta, hinahaluan din ng local natin. Yeah, hinahalo rin ng local natin para umalsa. Yes. Pero ngayon ang topic yata natin, ang topic natin. Yes. Puputulin ko muna yung ano natin sa palay kasi tatalon muna tayo ulit kasi ito ilang araw na natin pinag-uusapan ng mga isda, no? So ngayon total, lagi tayo nag-i-import. Pag-usapan natin, nag-e-export naman po tayo. Yun. Ang ine-export po natin ay itong isdang Malaga o sabi nga, danggit. Number one ang Pinas pag-export ng Malaga. So, alam mo ba, Dok? Ano yan? Malapit sa puso mo yan kasi ang tawag doon. Ah, yes. Kaya na dito si Dok Sosi. Okay. Rabbit, tama. Rabbit. Rabbit tayo. Rabbit yeah. Fish. Ngayon naman rabbit isda. Rabbit fish. Opo. Okay. Sige kaya na. Kaya abangan niyo po yan, meron tayong kinuha na speaker na talagang marami tayong matututunan. Abangan niyo po yan, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosi, ngayong araw, patuloy ang ating series para po sa aquaculture. Ngayon naman, inibitahan po natin ang isang kasamahan natin na nag-aalaga po ng Malaga. Siya po ay 56 years old. Galing po siya ng Labrador, Pangasinan at 10 years na po siyang nag-aalaga ng Malaga. Kasama po natin si Tatay Genaro Brau. Hello po! Hello! Magandang araw sa iyo, Ka Jun. Magandang hapon po, Chef. Opo. Ayon sa ating programa po, wala pong hapon, walang gabi, walang tanghali. Kasi buong araw po pwede tayong ma-access ng ating mga kababayan. Kaya magandang araw sa ating lahat. Tatay John, sisimulan ko po ang ating tanungan kasi na-confuse kami talaga kung ano yung rabbit fish sa kayong Malaga. Kasi sa amin po, Doc Sosi, mas familiar kami sa danggit. Danggit? Ano may sinabi ka? Yes, rabbit danggit. Fish. Alam mo po, marami. Ha? Rabbit fish, Malaga, rabbit. Saka danggit. Opo, rabbit fish. Kaya nga akala ko Alam mo na. Nag-alaga ako ng rabbit. Meron palang rabbit, tapos isda. Yes. Ano ba yan? Sige ka, paliwanag ka ating bisita. Si Ka Jun. Tinawag na rabbit fish ko ito dahil matakaw siyang kumain ng lumot at ng gulay. Kaya tinawag namin siyang rabbit fish sa Tagalog po, yung Malaga. Maliban po sa Malaga kasi kilala ko pa siya sa danggit, meron pa ba ibang pangalan? Ang ibang pangalan po dyan, ma'am, yung kitang danggit Malaga.
Opo, at saka rabbit fish. Ibig sabihin niya eh, kayo nasa Pangasinan, inland, ibig sabihin hindi mismong nasa dagat? O paano niyo inaalagaan yan? Inaalagaan po namin sa fish pond po. Yung tubig na nanggagaling sa dagat, yun ang pumapasok papunta dito sa aming mga fish pond po. High tide, low tide po. Ano, kaya araw-araw napapalitan yung tubig namin na nanggagaling sa dagat. Gumagamit po kayo ng bomba. Dalumihigop po kayo sa dagat at inilalagay nyo sa inland fish pond. Ganun po ba? Hindi po. Hindi nga po kami gumagamit ng bomba kasi mataas yung galing sa dagat na tubig. Pagpasok ng tubig, nakakapagpapasok na kami ng tubig pag high tide. Tapos pag maglo-low tide, nagsasara kami ng water gate po, yung prensa. Ayun, by gravity, by low tide, high tide, no? Galingan. Opo, sir. Opo, nakatipid po sila. Parang napaka-ideal ng inyong location. Sir June, Tatay June, gaano kahalaga po ang pagpili ng lokasyon? Yung mga dapat natin i-consider sa pagpili po ng lokasyon na pagtatayuan natin kung saan tayo mag-aalaga ng malaga? Kino-consider po natin yung source ng tubig na manggagaling po sa dagat. Yun ang pinakamahalaga po na ano, yung paggagalingan ng tubig na galing sa dagat. Para pag high tide, papasok na yung tubig sa fish pond, tapos pag nag-low tide, sasakan yung prinsa. Kajun, alam yes. Po eh, ako'y mahilig sa agrikultura, pero syempre kinakalang pera-pera yan. Magkano ba ang halaga ng rabbit fish o tinatawag na malaga? At magkano naman ang inilalabas yung pera para makaharvest po kayo ng malaga? Sa isang ektaryang fish pond po, sa isang crabbing po, nakakapag yung production cost po namin, mga 70,000 po. Tapos pag magha-harvest po kami, alos doble po yung kita doon po sa production cost po. Uy, ano po yung gastos nyo, Kajun? Bakit 70,000? Ano yung gastos ninyo? Ano-ano? Yung halaga ng similya po, tapos pag naubos na yung pagkain na lumot, supplemental feeding na po kami. So doon sa supplemental feeding, yung feeds po, alos 70% of production cost napupunta po sa ano, sa feeds po. Magkano po ang fingerlings tsaka ang isang ektarya, magkano naman ang inuubos na ano po yung pellet na yung floating na pellet ang kinapakain nyo? Yung malaga feeds po ang ginagamit namin, floating po. Okay. Tapos ang post-puro size ngayon na fingerlings, kakalaga po ng 8 pesos po. Uy, mahal ano? Mahal pala ako kukumpira sa mga hito. Ang hito medyo mura po yun. Opo, sa ngayon po. Pero pagka, ano po, yung seasonal talaga, medyo mura po. Kasi by seasonal po lang yung pag-ano ng similya po. Saan po kayo kumukuha ng similya, sir? Ang similya po namin nanggagaling dito sa Labrador, sa Anda, sa Dasol, at saka sa Alaminos po. Ay, yes, sir, hatchery mismo o yung mga wild? Ano ba ang mas galing prefer nyo? Galing po sa wild po, yung similyang ginagamit namin dito sa Pangasinan. Sir, pwede mo ba sabihin, ano pinagkaiba nung galing sa hatchery saka sa wild? Bakit mas prefer nyo yung galing sa wild? Yung galing kasi sa wild, ano na yung survival of the fittest na kasi yun eh. Alam mo, malakas na. Sila pa-tipan. No. Sala sa init sila, sala na sa lamig na po. Yung sa wild. Kaya yung prefer po namin na kinukuhang similya po. Yung nasa wild naman po, ay sabi nyo, 8 piso, 8 pesos. Yun naman mga kinukulture. Magkano naman o? Yung ano po yun, ay yung post-puro size po yun. Pero pagka yung fry pa lang po, na pagka buwan ng March, April, May,
ano lang po, sa catcher, nasa 40 cents lang po ang isa. Ah, okay. Kaya pagdating na post-processed, malaki na po kasi within 4 months, pwede na po nating anihin yung ano, yung post-processed na 200 grams to 250 grams na po yon. Kung nagtitinda ko sa palengke, magkano naman ho nabibenta ho yung kitang o yung danggit? Ngayon ko lang nalaman, kiting pala, yung kitang danggit ha? Ang ano po, sa pag-December po, yung market size po niyan, yung 5 piraso isang kilo, nasa 320 pesos po yon. 5 piraso, 300? Opo, 320 pesos po sa December po yan. Ngayon, ang presyo ngayon, nasa ano lang po ngayon yan, 280 pesos. Bakit po ganun? Bakit ang laki ng diferensya, 100 piso? Eh, September na ngayon, malapit na mag-December. Kasi ang kakaproblema tayo ngayon dito sa pandemya, Doc, apektado po kami na mga malaga grower po. Pero doon sa regular na, normal na ratioan po, doon sa wala po tayong problema na ganito, maganda ang presyuan ng malaga. Umaabot pa nga ng 350 pesos per kilo yan. Parang sa ano, high value crop, itong ating ano, malaga. Kaya malaki po talaga yung presyo. Sir, ang tanong ko naman, para sa ano ba yung sistema nyo po, yung management nyo sa farm? Para po magkaroon naman tayo ng magandang kita katulad niya sinasabi niya. Maabot natin yung ganyang presyuhan. Palagi nating titingnan po yung sudden change of weather po. Tapos yung husto sa pagkain. Tapos yung magandang klaseng similya po. Kasi within 5 months, yung post-processed, karamihan na nun pag hinarmis natin. Apat na piraso, isang kilo na yon. Kaya maganda ang kita sa ano ng pagmamalaga. Kajun, ganong kalaki yung pispan mo? Tsaka marami bang nakatulad mo na nag-aalaga rin ng malaga? Opo, Doc. Marami po. Yung pispan po na hinuhulugan namin, isang ektarya po. Sa isang ektarya po, hinuhulugan namin ng 5,000 na piraso na post-processed na po yon. Yun po ang nilalagay namin sa isang ektarya. 5,000 lang po ang nilalagay namin. Ganong kalalim yung pispan mo? Yung tubig? Sa kanal po, nasa 1 meter po siya ang lalim niya. Tapos doon sa may ano po, nasa 60 centimeter po. Yun po ang minimintin namin na lalim ng tubig po, Doc. 60 centimeter, di mga dalawang 2 feet lang ba yun? Mga gano'n, no? Opo, yung ano, doon sa may mataas na lugar po. Pero doon sa kanal po, 1 meter hanggang 1.2 meter po, Doc. Maglalagay kayo ng 5,000 kanyo. Ilan na naman ang mamamatay hanggang sa anihin? Yung average po ba? Yung maganda panahon o pangit ang panahon? Anong mortality rate ninyo? Bali, pagka yung post-processed na hinuhulog namin, ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Okay. Eh kung mamalasin naman ho, anong ilan lang ilang percent ang mamamatay kung malas naman? Doon tayo nagkakaproblema lang po pagka yung sa habagat po, madaanan ng habagat. Magkakaroon lang naman siya ng ano, mga 20% na mortality po. Okay pa din. Okay pa rin po siya ng ano. Kasi yung sistema namin pagka habagat po, hindi na po kami nagpapapasok ng tubig na galing sa dagat po. Dagat po. Puro galing na lang sa ano po, sa ulan po. Tapos continuous feeding po kami. Kaya na ano namin yung ano, yung mortality.
Kajun, gano'ng karami kayong nag-aalaga dyan sa lugar niyo o sa ibang lugar? Marami ba kayo nag-aalaga ng malaga? Marami po, Doc. Dito ang ano, nag-aalaga sa amin. Hanggang sa Binmaloy, Lingayen. Malaga po ang alaga namin na ano ngayon. Aside from Bangos, Banami, yung malaga po. Ano? Ay, tanong ko, sir. Kasi di ba sabi mo, minsan habagat yung nagkakos, temperature. Ano pa pong ibang nagkakos ng mortality sa ating mga alagang malaga? Ang bang focus ng mortality sa malaga, yung kulang sa pakain, tapos yung dissolved oxygen po. Dissolved oxygen? Dissolved oxygen po. Yun ang doon po tayo nagkakaroon ng mortality. Yun kasi yung ano, nililinis yung ilalim ng pan, tama ba? Opo. Lalo na pagka yung biglang yung sudden change of weather po, doon po nagkakaroon ng ano ng dissolved oxygen po. Bumababa yung oxygen level po sa lalo na sa madaling araw po. Kajun, walang yes, ibang solusyon yung dissolved oxygen, di ba kaya lagyan natin ng paddle wheel? Hindi pwede yung ganoon. Mas maganda kung mayroon tayong ano noon, yung mayroon tayong paddle wheel po. Mm-hmm. Na ano? Natagay. Gumagamit po kayo noon? Hindi na po kami gumagamit noon, Doc. Bali, ano na lang po kami, yung pagkalimbawang hindi na papasok yung tubig, yung magkakaroon ng nip tide, hindi na rin kami nagpapakain ng feeds po. Nag-i-skip feed po kami. Kasama din po natin si Kasen, do. Ay, Kasen. Ay, yeah. Anong Richard, yung ano pala, yung brackets din ito, di ba? Fish banding. So, yung control niya lang salinity, matindi ba yung ano, dapat ayusin ba yung salinity? Yung salinity po ng tubig, okay lang po pagka-brackets. Huwag lang pong masyadong bababa yung salinity ng tubig po. Kasi pag nag-zero-zero na yung salinity ng tubig, ang danggit, maraming mamamatay po. So, ilan ang expected na ilalagay sa isang hektarya na fish pond, na fingerlings? Ang sa isang hektarya nila, ang hinuhulog lang namin ay nasa 5,000 na fingerling size pusporo na po 'yon. Yung size to anong size, ilan inches kaya ito? 3 inches po yung size pusporo. Okay. Bali ano po 'yon? 18 grams po 'yon. Yung size pusporo po 4 na buwan. Size niya po 200 to 250 grams po. Yan po yung marketable size na hinahanap po sa ano natin, sa palengke po natin. Yung nabanggit mo, Kajun, yung palengke, di ha-harvest siya mga western side ng Pangasinan. Saan ninyo naman dinadala yan? Dito po sa Dagupan, Doc. Sa Dagupan market po. Nandoon yung pinaka-consula yan? Opo, dito po sa ano, kasi ang Dagupan, dito po kumukuha ang mga taga Ilocos po na mga buyer ng danggit. So mataas ba yung demand ng ating mga malaga? Sa atin ngayon, mataas ba demand? Yes, ma'am, mataas ang demand ngayon sa atin dito sa ano, sa Pangasinan. Kaya marami pong nag-aalaga ng malaga dito sa amin sa Pangasinan. Saka parang Doc, Sosi and Kasendo, balita ko nag-export tayo ng malaga eh. Ganun ba? Galing ah. Ang number one exporter ang Pinas ng malaga. Opo, mayroon po tayong export. Ngayon medyo nahin po dahil nga dito sa pandemya po. Pero normally po, no, okay yung ano natin, nag-i-export na po tayo ng malaga. Ang mga naghahanap ng malaga, yung mga kababayan po nating mga nasa ibang bansa po. Mga OFW. Anong bansa ang malakas kumuha? Anong bansa, Kajun, ang malakas kumuha?
meron na po sa ano, sa Hawaii po. Wow. Kaya nga po, ang Malaga ng Pangasinan po nakakapasok na po sa ibang bansa po. Magandang ano, marami pong nag-aalaga sa amin dito po ng Malaga. Dok Sosie, saka Emmy, dito sa Pangasinan eh, ano eh. Talagang masasarap yung mga galing sa dagat dito at sa mga fishman. Ibang lasa, lalo yung mga nag-aalaga rin to sa area nito. Alam mo, Kasendo, bilib ako sa probinsya ng Pangasinan. Hindi lang isda, bangus, malaga, pati mga gulay, tama ba? Yeah, talong. Ayan, napanggit ni Kasendo yung masarap nga po no, yung mga pagkain dyan. Eh mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Kasi nakikita natin size ng malaga, yung maliliit. Normal ba o meron pang ilalaki yung laki ng ganito? Ganyan din natin, piniprito natin, di ba? Ganyan, edok sosin, no? Tapos nakadaing, nakadaing na, inaano natin, pinipilad natin. So mamaya pa pag-uusapan natin yan. Ito po ang agree ako dyan. Yeah. Agree ako dyan. Balik po ang agree ako dyan. Kay June, nabanggit ko kanina, ang mga sizes na usually nakikita namin o nakikita ko, eh mga ganyan po. Meron pa bang ilalaki ang ating mga danggit? Mayroon pa po ma'am na ano, ilalaki yan kasi sa fish pan po, lumalaki po ng 300 grams hanggang 400 grams yun o tatlong piraso, isang kilo. Wow! Tatlong, dalawang piraso, isang kilo yan sa fish pan po. Yung nakikita po nating maliit na size sa market po, kasi ayan po yung gustong-gusto nilang size na bilhin po. Kaya hindi na kami gaanong nagpapalaki ng ganong size na yung tatlong piraso o dalawang piraso, isang kilo sa fish pan po. Yung marketable size na nakikita natin na binibili, yung maliliit lang po. Opo, maliit. Kung yung dalawang piraso, isang kilo, mas mahal po ba yun o mas nagmumura? Kasi sa ibang hayop tulad sa manok, pag nag-oversize, mura na. Eh di po, sa ano po, mas mahal po. Ah, mas mahal. Ang rabbit fish po, pag malaki yung size niya, mas mahal po siya. Pag maliit po, mas mababa po yung presyo niya. Na hindi katulad ng ibang isda, pagka oversize po, mas mura na po. Eh di palalakihin ko na lang, Kajun. Yung lima isang kilo, laban sa dalawa isang kilo, gano'ng katagal pa yon? Gano'ng katagal pa? Ang ano po, pag size phosphoro po, nasa 6 months po para makuha natin yung target size natin. Yung mga nakikita natin sa market na ganyang kalalaki, 5 months galing po dun sa size ng phosphoro? Hindi po, ano lang po yun? 3 months lang po yun. 3 months? So months sa 3 months, pwede mo nang ibenta, pero mas maganda ang kita pagka umabot ka ng 5 months. Opo, dahil nasa ano po yung ano, nasa 4 na piraso, 3 piraso, 1 kilo. Mas malaki ang kikitain mo doon dahil mas malaki yung timbang ng isda mo. Eh kayo, alin ang prefer? Ako kasi gusto ko kasi kumita, gusto ko yumaman na kajun eh. Alin sana malaki kita sa 5 1 kilo o sa 2 1 kilo? Doon po sa ano, sa tatluhan po dahil mas mabilis na po. At saka madaling tatluhan. Opo, tatluhan, apatan, madaling i-manage po 'yun. Na ano? Kasi pagka malalaki na, very risky na rin po 'yun sa fish pan po. Kaya ang tantang kami sa nasa 300 400 grams po. Marketable size namin. Pero maganda na po ang ano, kita noon pagka ganoong size po. Ito sa tingin ko Dr. Sosie kasi kung ano eh, kung dalawa lang sa 1 kilo, mas mahal nga. Pero ang problema, yung masa naman, mas maraming may gusto na ano, 4 to 5 per kilo yata. Yung ba yung manong? Yes, ma'am. Ano po, yung mga malalaking size po, ang kumukuha po doon, yung mga nasa hotel po, mga restaurant.
sila po yung namimili ng ano high value species na rabbit fish po. Meron po tayong ano, John, yung sa masa ano pa rin, sa masa mas gusto ng ano mga 4 to 5 isang kilo, tama ba 'yan? Opo. Opo, kasi do yung po ang hinahanap nilang size po, 4 na piraso, 5 piraso, 6 na piraso, 1 kilo po. Kasi mas maraming makakatikim sa isang pamilya po. Oo. Tama, tama. Sir, paano ang sistema ng pagkain nyo dyan? Ma'am, ang sistema ng pagkain po namin, yung may timetable po kami at may timbang po yung sinusukat po namin yung pinapakain po namin. Bali, sa isang araw po, tatlong beses po kaming magpakain o dalawang beses sa isang araw po. Ang pakain namin ng feeds po, yung supplemental feeding na po yon. Parang nadinig ko kanina nung nagkakwentahan tayo, 70% ng puhunan ay sa pakain po napupunta. Ganun ba kalakas kumain? Yung pagka wala na pong ano po, wala na pong lumot, ganun po ang ano niya, yung mapapakain mo. Pero pagka malalaki na po, yung matakaw na pagka malalaki na yung ano, yung malaga. Pagka hinarvest niya yan na Kajun, lilimasin lahat, ide-drain mo. Anong land preparation mo ulit? Nilalagyan ba uli ng apog yan o kung anong klase na tulad sa bangos? Yung land preparation po namin, Dok, nilalason namin. Tapos naglalagay kami ng mosquito net sa prensa. Tapos magtatanim kami ng lumot para pagka maglagay, ilalagay na namin yung malaga, may dadat na silang pagkain na lumot. Opo, nabanggit ni Doc Sosi yung harvest. Paano po ba yan hina-harvest? All in, all out po ba? Bali, dalawang beses lang po. Fall harvest po, na ano, sa madaling araw po, na ano, hahanguin namin lahat po yun. Tapos yung pangalawang ano, yun ang iwa water pump na po namin, yung totally po full harvest na po yun. Kailangan opo po na madaling araw, sir. Opo, ma'am, kasi po, pagka sa madaling araw po, yung malaga, malinis po yung bituka ng malaga. So, napipisil po natin yung lasa at hitsura ng malaga po. Ayun. Kasi walang laman na pupo yung bituka ng isda. Kaya pagka nilagyan natin siya ng yelo, ni-storage po natin siya, yung katawan niya, clean po, yung talagang siksik yung laman niya, hindi po nagbabago. Pagkahangon mo doon sa fish pan, paglagay mo sa banyera na may yelo, nabutas yung banyera sa ilalim, hindi po nagbabago yung itsura ng malaga at saka yung lasa niya. May technique pala yan, ha? Opo, yun pala yun. Yung pala sikreto doon. Opo. Opo, Dok. Kasi pagka mali pong pag-harvest po natin, doon po nasisira yung danggit, yung malaga po. Kaya nawawala nawawala po yung quality ng danggit po natin na hinarvest. Kaya masasayang yung pag-culture natin. Kaya lang sa pag-harvest, may technique din po doon. Hindi po basta-basta na pagka-harvest natin, ay ganun na lang po, hindi po. Akala ko dati kaya pinipili nila ng madaling araw para hindi mainit. Yeah, Doc. Oo, dayuhin natin yan. Malapit lang sa kanya. Malapit sa akin. Alam po kayo. Magsabi lang po kayo. Ah, Mang Jun, yung ano pala? Masarap dyan. Sige, Sendo. Mang Jun, yung malaga, no? So, ilan ang feeds naman ang nagagamit nyo mula sa start hanggang sa matapos? Kasi yung sa amin po, dahil sa fish pan po, doon sa 5,000 po, pag hinuhulog namin, may lumot po yon. Kakain po sila ng lumot na mga ano lang po, isang buwan. Tapos yung 5,000, papakainin lang po namin siya ng ano, hanggang 60 bags na 25 kilos po na floating feeds. Yun. Matipid din.
Na sinasabi nyo, ang magkano po una nyo sa Sinilya at sa Pids? 70,000, gano'n po ba? Opo. Mm. Okay. Tapos kikita kayo ng 140,000. Yes. O, din may 70,000 ka. Eh kung meron ka 10 hektarya, Kasendo at saka Amy, magkano yun? Laki ha. Ilang hektarya po yung sa'yo? Dok, nasa 3 hektarya po yung ano namin ngayon, yung sa fish pond po. Tapos, 2 cropping po kami sa 1 taon po. Nakaka-3 pa rin kami kung siniswerte po. Kasi siyempre po sa, dahil po sa climate change po, doon din po tayo nagkakatalo sa ano, pag-aalaga ng malaga po. Tapos doon po sa pagkain namin floating feeds po, ano po kami ng ano, centipedes po. Sila ang umaagapay sa amin po, ang tatipids. Ano, para sa rabbit fish, nakita ko nga yun, meron silang exclusive for rabbit fish. Opo ma'am, yun po ang ginagamit namin ngayon, yung malaga fish, rabbit fish po ng ano, ng tatipids. Maganda na ano siguro, maganda yung production, no? So dapat ano, dapat eh sinubukan ko rin yung tate pizza, mabilis din lumaki talaga. So ginagamit ko sa hito ngayon, sa hito. Sa earlings, yun ang gamit ko rin. Yeah, yung tate pizza po, since 1996 pa kami nag-umpisa pa diyan magpapakain po eh. Tate pizza na pang ano, ang umaagapay sa amin. So at least may nagmo-monitor din, tumutulong na technician sa inyo. Opo, Kasendo. Sila po ang ano, kasama namin sila, yung mga technical sales representative nila, tapos yung mga technician nila. Nandito po sila na ano, kasama namin po. Sir, gano'ng ka-importante na merong nag-aagapay sa inyo sa katulad niyan sa pag-aalaga po ng rabbit fish? Ma'am, doon po sa ano, doon sa pag-ano ng water salinity, yung ano ng water dissolved oxygen po, saka yung mga water parameters po. Kaya sila ang nag-aantabay sa amin sa ano ng technical support po. Nag-monitor, oo, kung meron mga adjustment na kailangan gawin para bumaba po yung mortality. Eh maganda po yun. Pero gusto ko naman itanong kayo, napako nagpipigil eh. Ano po ba yung mga luto para dun sa mga malalaking malaga? Kasi yun, yung alam ko lang yung tanggit. Yung malaki, hindi ako familiar. Ano ba luto yan? sa amin, ang number one na luto nila dyan, yung sinigang po. Sinigang? Sinigang po. Oo. Alisin yung abdo, kakaliskisan, alisin yung palikpik at saka yung tinik niya. Yun po ang inaanon sa amin dito sa mga restaurant. Yung sinigang na malaga po. Ihaw. Kajun, ihaw, kaya pirito. Yung prineto po, mas lalo masarap po din. Yun po. Oo. Tapos lalagyan ng kamatis saka itlog, parang sarsyado po. Ay! Yun! Mas malinam na po may kaysa prito po. Kadyo, nabanggit mo naman na yung mga malalaki ang bumibili naman yung mga restaurant. Anong kadalasan luto naman sa restaurant ang ginagawa dyan? Kalimitan po, lalo na po sa ano, sa Ilocos po. Ang ano nila dyan, sinigang. Tapos yung pong ano, yung sarsyado po. Na inaanoan sa ano, prito, sarsyado sa sarsyado. Yun ang luto nila po doon. Ang iniisip ko, baka pwede siya pang sweet and sour. Sweet, mas lalong ano rin po yun. Isa rin pong ano yun, sweet and sour po kasi malalaki yun. Oh. Malaman po yung ano, yung malaga po. Kaya bawing-bawi ka pagka ganun ang luto mo. Gutom na naman ako. Sir, bago po tayo magtapos, maraming salamat po. Pero bago po tayo magtapos, pwede ba tayo makapag-share ng encouragement po para sa ating mga kababayan na sila din po ay magsimula ng kanilang business ng Malaga Culture? Sa mga kapwa ko magnanais pumasok sa pag-aalaga ng aquaculture,
pag-alaga ng rabbit fish, huwag kayong mag-atubili na pasukin ang negosyong ito dahil malaki ang return of investment nito. Kaya halina kayo, mag-alaga na kayo ng malaga fish, rabbit fish. Yes. Kasi magandang negosyo po ito na ano, pasukin. Opo. At balita ko kayo ay dating OFW ba? Opo ma'am, dati po akong OFW, galing po ng Saudi po. Hindi ka na bumalik dahil sa rabbit fish, ganun ba yon sir? Na po dahil nag-ano na po ako ng ano, dito po sa rabbit fish po. Nag-i-enjoy na po, kumikita na, kasama pa ang pamilya. Yes, yun naman ang gusto natin. Oh. Amy, may tatanong lang ako. Yes po, sige po, Dok Sosi. Nag-iimbita siya eh. Ako, ang problema, ang malaga ay doon lang sa tabi ng dagat. Hindi po pwedeng, halimbawa, nasa Tarlaca, nasa gitna ka ng bukid. Hindi po pwede, no? Hindi pwede. Hindi po pwede po yun, Dok. Ah, okay. Kailangan po yung... Wala kaming pag-asa. Yung nasa ano po, yung... Pwede yung brackish water, basta may manggagaling sa dagat po na tubig. Yun. Pwede naman, Dok Sosi, magpuhunan tayo ng asin para makuha natin yung alat. Mahal nyo! Yun lang! Pero Sir John, maraming salamat po. Salamat po sa pag-share na inyong experience at adalangin po namin yung magandang ani po para sa inyo. Maraming salamat din po. Dok Sosi and Cassandra, thank you din po. Thank you. Opo, sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, makita-kita po tayo. Ito ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.